Hello mga boss, kumusta? Local story nga pala. Paano kung si Putin ang magwawagi sa digmaan at ano ang mga posibleng mangyari? Pag-usapan natin yan mga boss. Ang pananakop ng Russia ay nagdulot ng kaguluhan sa mundo matapos nitong salakayin ang soberanong lupain ng Ukraine noong February 24, 2022. Ito ay kinasangkutan ng mga hukbong militar sa utos ni Pangulong Vladimir Putin. Ito ay itiniligsa ng iba't ibang ahensya maging mga lider ng ibang bansa na may karampatang mabibigat na parusa mula sa mga bansang kanluranin na target iparalisa ang sektor ng bangko, enerhiya, langis at sektor ng pagkain sa Russia. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagpuna nila sa Russia, maraming tulong militar at macro-financial assistance ang ipinapaabot sa Ukraine mula sa iba't ibang organisasyon tulad ng UN at EU. Umaging ang US na sumuporta sa kinakaharap nitong krisis laban sa Russia. Manalo man ang Russia sa digmaan o hindi, ang geopolitical order o mga ugnayan ng kapangyarihan sa mga internasyonal na relasyon ay bahagyang magbabago. Gayunpaman, kung kontrolin ng mga pwersa ni Putin ang Ukraine at ibagsak ang kanilang gobyerno, malamang sa malamang ay hindi magiging pareho ang sitwasyon sa maraming paraan. Kaya ating isa-isahin mga boss ang mga posibleng mangyayari kung sakaling manalo ang Russia laban sa Ukraine. Ang una sa listahan mga boss ay ang pagbagsak ng pang-ekonomiya at psikolohikal na digmaan sa mundo na ito ngayon nangyayari sa kasalukuyan. Ang mga bansang kinabibilangan ng EU o European Union at ang US ay tumugon sa anarkiya ng Russia na ito'y magbibigay ng mabibigat na parusa na may layuning iparalisa ang ekonomiya nito. Ang EU mga boss ay isang organisasyon na naglalayong itaguyod ang kapayapaan at kapakanan ng mga mamamayan, kalayaan, siguridad at maging ang pagpapabuti ng pang-ekonomiya at pananalapi. Ngunit ang layuning iparalisa ang Russia mga boss ay hindi madali dahil ang Russia ay may maraming paraan upang kontrahin ang mga sitwasyong gaya nito. Isa sa mga paraan ng Russia ay ang sikat na cyber attack na matagumpay na ginagamit ng administrasyon ni Putin upang lumikha ng kaguluhan sa ibang bansa. Isa sa magandang halimbawa dito mga boss ay ang pagmanipula ng Russia sa panahon ng halalan sa pagkapangulo ng US noong taong 2016 sa pagitan nila Donald Trump at Hillary Clinton. Ito ay ang tinatawag na The Guccifer 2.0 na isang persona o hacker na kaya makapag-access sa Democratic National Committee o DNC na isang ahensya ng US na pinamumunuan ang United States Democratic Party at sinusuportahan ang mga kandidato ng Democratic Party sa buong bansa para sa lokal at mga estado. Marahil malamang sa malamang ay susuporta rin ang bansang China para sa anumang hakbang na gagawin ng bansang Russia. Pangalawa sa listahan mga boss ay ang geopolitics in Russia's favor kung manalo si Putin sa digmaang isinasagawa niya sa bansang Ukraine. Ang pandaigdigang geopolitical na mga kondisyon ay magiging pabor lahat sa Russia. Ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin ng geopolitics na ito? Ang geopolitics mga boss ay isang pamamaraan upang maunawaan ang mga nangyayari sa mundo. Ito ay isang partikular na paggamit ng kapangyarihan kung paano nakikipagkumpetensya ang mga bansa sa loob ng internasyonal na komunidad na lubos na makakatulong sa mga bansa at grupo para maabot ang kani-kanilang layunin. Sa madaling salita mga boss, ito ay ang pagkontrol sa mundo para sa pampolitikang kalamangan. Malaki rin ang posibilidad na babagsak ang silangang Europa, ang rehiyon na pinakamalapit sa Russia. Dahil kung manalo ang Russia sa digmaan, kinakailangan nila ng mga depensa
para sa kanikanilang bansa at wala silang mapupuntahan kundi ang makikipag-alyansa sa bansang Rusya at tuluyang iwan ang Estados Unidos at mga malalaking bansa sa kanlurang Europa na mga miyembro ng NATO habang ang silangang Europa ay papanig sa bansang Rusya. Marahil ang US ay magiging mahina sa maraming larangan. Ngunit sila'y gagawa ng mga palisiya upang kontrahin ang China dahil sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon na si Jinping na pumapabor sa kaibigan nitong Rusya bilang isang pinakamalaking banta sa Asya. At dahil mataas ang posibilidad na ang silangang Europa ay magiging kaalyansa ng Rusya, malamang ang NATO ay permanenteng maglalagay ng maliliit na hukbong militar sa kanlurang Europa tulad ng mga bansang Poland, Lithuania, Latvia at Estonia. Habang ang mga Ukrainians ay patuloy sa pagtakas patungo sa nakapaligid nitong bansa, ito'y magkakaroon ng malawakang krisis ng refugee sa Europa. Isa sa halimbawa dito mga boss ay ang Syrian Civil War sa pagitan ng US at Syria na nagresulta sa pagtakas ng milyon-milyong Syrian sa kani-kanilang tahanan upang makahanap ng kaligtasan at kinabukasan. Ang huli at pangatlo mga boss ay ang magiging kapalaran ng bansang Ukraine. Sa kabila ng namumuong kaguluhan sa bansa, maaaring ang kabiserang Moscow ng Rusya ay mag-set up ng isang pamahalaan sa bansa. Ito ay maaaring humantong sa pagkahati ng Ukraine at solidong masasakop ng Rusya ang silangang bahagi nito, kabilang na ang Crimea. Habang ang natitirang bahagi ng pampolitikang estado ay maaaring maging autonomous. Sa mga hindi nakakaalam, ang autonomous ay ang mga individual o grupong independyente na may sariling pamahalaan sa kani-kanilang teritoryo. Isa sa halimbawa dito sa Pilipinas mga boss ay ang Bansamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM na kinabibilangan ng 5 probinsya na majoriting naninirahan ay mga Muslim. Ito ay ang natatanging rehiyon sa Pilipinas na may sariling pamahalaan. Gayunpaman, ang kabiguan ng mga militari ng Ukraine at kapalaran ng bansa ay maaaring maging katulad ng Afghanistan na nagresulta ng matinding kahirapan, malnutrisyon, kawalan ng akses sa kalusugan, mahinang sanitasyon at pagkasira ng kapaligiran ng bansa. Ang mga espekulasyon na ito ay maaaring mangyari sa pagitan ng dalawang bansa, mga kaalyansa at maging sa buong mundo. Kung makukuha ng Rusya ang Ukraine sa ilalim ng kanilang kontrol, ang administrasyon ni Putin ay patuloy sa paggawa ng kahilingan na papabor sa kanila. Partikular na dito mga boss, ang pagpapalabas ng nuclear weapon ng US sa Europa at ang pagpaparalisa ng European security. Sana'y nagustuhan nyo ang kwento mga boss. Maaari po kayong maghayag ng inyong saloobin sa comment section. Huwag po sanang kalimutang mag-like, comment, and subscribe sa aking munting channel na Loka Story. Hanggang sa muli, maraming salamat po.